Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel. Kali may online po, nagbabalik ka. Isang maulang linggo po ang aking pagbati sa inyo ngayon. Have a blessed Sunday po sa inyo lahat guys. At maraming maraming salamat po doon sa mga ating mga avid viewers. Maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless you all po. At sa mga bago lang sa ating channel, after nyo po manood, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Para palagi kang updated every time meron po tayong information about sa ating mga barya dito sa Pilipinas. Ang ating po magiging content ngayon guys, itong mga 25 centimos year 2004 at 2007. Ito pong year 2004 sa aking pong pagkakaalam ay semi hard to find na ito. At itong 2007 naman ay mukhang hard to find na ito, kaya aalamin natin ngayon yan. Tulad mo dati, pupunta tayo sa Remista sapagkat kadalasan po doon po ang aking source ng aking mga informasyon sa mga value nitong ating mga tinatampok. At hinalo ko itong 5 piso na year 2017 sapagkat naalala ko nung nakaraan gumawa ko ng content, sabi ko doon wala ako nito. Naalala ko, pinaalala sa akin ni Bro Romel Castillo, siya po nagkaloob sa akin itong year 2017 dito. At naitabi ko naman, so ito i-update ko po kayo sa value nitong 2005. At marami kasi nagsasabi na yung iba, sabi ng mga viewers na mahirap daw hanapin to. At yung iba naman na mga viewers, sinasabi nila na marami silang stock. So kahit man ako ay naguguluhan pa kung hard to find na ba itong year 2017 na ito or common lang. So ayan ang ating magiging pag-uusapan ngayon, kaya tumuto kayo guys. Once na sinimulan nyo ang ating video, tapusin nyo po para masagap nyo ang mga informasyon ng buong buo. Para sa inyo rin po ito, para magkakaroon po kayo ng mga idea sa ating mga barya at sa mga aspiring vlogger dyan na gustong gumawa ng content. Kaya po, pwede nyo pong i-adapt ang aking estilo ng paggawa ng content. At bago na tayo magpatuloy guys, meron lang po akong special shoutout itong si DSB Bunagan. Sabi niya 3,000 nga yan sa online. Sa online lang, yung mga ganyan kong mga coin, walang bumibili kahit 500 lang. Gusto niyo lang kumita sa YouTube. Unang-una po, salamat po sa comment mo, DSB Bunagan. Ayan. Unang-una po, ito lang masasabi ko sa comment nyo. Gusto ko lang kumita sa YouTube. Alam niyo po, ang mga vlogger po, nature po ng papavlog is kasama na po dyan. Kasi passion namin mga vlogger ang mag-vlog. At ka, secondary po yung kumita sa YouTube. Normal po sa isang vlogger na pag-monetize ang channel ay kumikita po kahit maliit lang. At yung sinasabi mo pong hindi mabili yung iyong mga coin, hindi porketa nag-post ka agad ay mabibili agad yan. Unang-una kasi hinahanap ng mga collector o yung maganda po ang kondisyon, yung mga uncirculated at brilliant uncirculated. So tsaga-tsaga lang po yan kung magbibenta ka. Marami pong website, napatunayan ko na yan sa sarili ko, meron po talagang bumibili ng mga old coins. At ito pangalawa, special shoutout dito kay Pernia Dindo. Ayan, sabi niya loko-loko ka, wala pang value yan, tumahimik ka. Ang guys, yung comment niya na ito doon sa may 5 cents to eh, kung sino ba yung nakapanood dyan. Una-una, sa content po na yun, hindi ko po sinabing may value yun. Kung tinapos mo po yung video, sabi ko doon, sa mga nakakaalam kung may value na to, pakicomment. Eh, ikaw, nag-comment kang ganyan, hindi mo tinapos yung video. At sinabihan mo pa ako na loko-loko at tumahimik ako. Ikaw po ang tumahimik. Kung pumunta ka lang dito sa channel ko para mag-trolling, bawal po yan unang-una sa policy ng YouTube. Dapat maging respectful po kayo sa mga comment nyo. Itong comment mo, spam po ito. Paano ko po kung ang pinang-comment nyo ay mga channel nyo rin sa YouTube? Kung i-report kita, so magkakaroon ka ng record sa YouTube. So, advice ko lang sa inyo, huwag po kayong magko-comment ng mga ganyan. Lalong-lalo na sa mga monetized na channel. So, maging respectful po tayo. Pernia Dindo, kung totoo mo pangalan nito, kasarayan to sa sa pangalan mo. So kung mapanood mo to, alisin mo to bago ko pa i-report. So ayun guys, tuloy tayo sa ating content. Okay guys, dito na ulit tayo sa Remista. Unahin muna natin itong 5 piso, yung year 2017 NGC, New Generation Currency.
alamin natin yung value nito at malaman na rin natin kung hard to find ba talaga ito. Ayan ang kanyang composition, nickel plated steel, 7.4 gram, 25 mm, at yung thickness niya 2.2 mm. Punta lang kayo sa Namis na guys kung meron po kayong gusto nga malaman na variata kanyang conversion guys, the portrait of Bonifacio, the father of the Philippine Revolution. Ayan po. At tapos katapos ito, tutuloy na tayo doon sa yung dalawa nating 25 centimos year 2004 at 2007. Ayan. Tapos yung edge nito, plain lang siya. At sa bandang ibaba, dyan yun na agad makikita yung mga value ng 5 piso na inyong gustong hanapin sa Numista. So ayan guys, ang year 2017. Alam niyo po guys, hati ang naging reaction ng mga kundito, ng mga viewers. Sabi ng iba, marami akong hawak niyan year 2017. Yung iba naman, mahirap lang hanapin yan. So 50-50. Pero pag binasin natin dito sa mga Yanomista, ayan siya. Meron siya rito. Meron nga extra fine eh. At ang taas po ng value niya, 92.24 pesos. Ayan, tapos yung uncirculated, medyo mababa lang, 40%. 56.94. So mas mataas po yung umiikot na year 27 dito sa extra fine. So para sa akin, masasabi ko, hindi pa ito hard to find. Maaaring hindi natin masabi kasi meron nga dito. So kung meron kayo niyan guys, itabi nyo lang muna at hindi natin masabi kung biglang magiging hard to find ito. Ayan siya. So meron tayong idea kasi dito natin binasa yan sa Numista. Alright guys, ito bumalik ako sa Numista. At para i-search naman ito ang mga 25 centimos natin. Ano ba yun na? Year 2004 tsaka year 2007. Andiyan na rin guys ang kanya mga features. So doon po sa mga hindi nakakaalam pa kasi maraming nagsasabi nga iniisip nila bogus yung mga value. Hindi po galing sa akin ngayon. Dito ko lang po yung binabase sa Numista. At yung ibang mga presyo doon ko lang po yung kinukuha sa eBay. Ito po kasing Numista at eBay. Pag hinanap pa, pag sinagad mo ang kanyang may hahanapin kayong barya, meron na po ang presyo. Lalong-lalo na po yung mga wala rito sa Numista. Pagdating po sa eBay, meron po nga presyo yon. Yun po yung tinatawag nilang rarity index. So, ayan. Andito na yung kanya mga pictures. Pero, aalamin natin guys kung kasi yung 2004 medyo 2007, medyo na-curious kasi ako sa dalawang ito eh. Kung hard to find or semi-hard to find na ba ito. Ito pa nga yung mga 25 centimos, dumami po ito. Meron po kasi tayong kaibigan, subscribers, avid viewers na si Brother Romero Basilio, binigyan niya po ako ng maraming barya. So ayan, itong 25 centimos. So guys, may mga klase po ito. Ayan siya, mayroong tinatawag na smaller type at may mga larger type para mga die type din yan, mga reverse type. So ito, manage my collection, I wish to get it, pero hindi tayo magpo-focus, dediretso tayo dito sa dalawang 25 centimos na to. 25 cents, year 2004 ba, mataas guys, so 55%. At marami siya, maraming umiikot dito. Ayan, no? Sa very good condition, 9 pesos. Fine condition, 9 pesos, 0.70. Very fine, 9 pesos din. Extra fine, 12.55. About uncirculated, 24. At sa uncirculated is 46.77. So, maraming year 2004 pala, guys. Pakicomment yung ka, guys, kung meron kayong hawak na year 2004. So, ayan, nasagot na ang ating katanungan sa year 2004 na ito. Akala ko hard to find ito, eh. So, marami pala. At dito naman tayo sa year 2007. Alright guys, year 2007, 5%, napakababa. Larger text on both the reverse side and overside. Wala pong value rito. At ito naman din nasa baba, yung larger text on reverse side, smaller text on reverse side. So guys, ito po ang mga dapat ninyong hanapin sa year 2007. Hard to find na po itong mga ito. Dahil po wala pong value rito sa Numista. So ayan. Kunin nyo lang yung information nito guys sa year 2007 na larger on both side yung isa, tapos yung larger text on reverse side, smaller text on reverse side. So ayan guys,
Ayan, maraming maraming salamat po guys at salamat po sa inyong panonood at sana nabigyan ko po kayo muli ng maganda-ganda ang impormasyon about sa mga coins natin ngayon ay tinampok 25 centimos at year 2017 na NGC 5 piso. Until next time po, God bless you all. I'm out.